Kumusta mga idol? Maligayang pagbabalik sa Pinoy Recap. Ngayon ay mapapanood nyo ang isang comedy movie sa taong 2019 na pinamagatang, O Ramona. So, sit back, relax, at mag-enjoy sa panonood. Sa pambungad ng storya ay ipinakikilala si Andre ang ating pangunahing karakter na nakaupo sa isang sopa habang may party. Tinitingnan niya si Ramona na isang magandang babae na sumasayaw sa harap niya at siya'y nagsasanay ng mga pick-up lines na magagamit niya sa kanya habang binibigyan siya ng saging ng kaibigan niyang si Silvio at hinihikayat siyang kausapin talaga si Ramona. Nakipagsayaw na siya kay Ramona hanggang sa di makatiis at kailangan niyang pumunta sa banyo kaya hinayaan niya itong sumasayaw mag-isa. Pagdating niya sa banyo ay may napakalaking ipot sa banyo at hindi na kailangan pang umihi ni Andre. Pag-alis niya, nasa tapat ng pinto si Ramona nang may pumasok na ibang lalaki at sinabihan ang lahat na si Andre ay may malaking tambak sa banyo. Sabi ni Andre, nakakalokong first date iyon. Pagkalipas ng ilang araw ay may isa pang party at si Andre ay nakaupo muli sa sopa kasama si Silvio at ang kanyang kaibigang si Allen. Kinumbinsi siya ng mga ito na subukang muli kaya tumayo siya at nagsimulang sumayaw sa harap ni Ramona na nagsasabi sa kanyang mga kaibigan na hindi niya ito nagawa sa isang birhen at pagkatapos ay lumayo at nagsimulang sumayaw kasama si Andre. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang silid, inihagis siya sa kama at nagsimulang maghubad habang nasa ibabaw niya. Na kung saan sinabi sa kanya ni Andre na mahal niya siya at na ayaw niyang maging isang beses ngunit gusto niya ng isang aktwal na relasyon at kung hindi man ay ayaw niya sa kanya. Nagalit si Ramona at umalis. Kinaumagahan ay nagalit sina Silvio at Allen kay Andre dahil sa pagsira ng kanyang pagkakataon. Malamang ay gagawin ko rin ito lalo na't si Ramona ang tila ang pinakamagandang babae sa paaralan. Sa mga sumunod na araw pagkatapos makasama ni Silvio si Ramona at kumbinsido si Andre na makabawi lang ito sa kanya, kaya sinabi niya kay Silvio na nauwi sa pagkatok niya kay Ramona. Matapos ang lahat ng stress ay nakapagpahinga na rin si Andre at nagbakasyon kasama ang kanyang ina kung saan nakilala niya si Anna Mona, isang blonde na babae na nagtatrabaho bilang isang receptionist sa kanyang hotel. Sinabi niya sa kanya na siya ang pinakamagandang babae sa buong hotel bukod sa kanyang ina na nagpapatawa sa kanya. He then asked to take her out and she laughs again tapos inaya niya ang babae kung maaari ba silang lumabas at muling napangiti ang babae kaya lumayo si Andre. Sinabi niya sa kanya na maaari niya itong isama sa paglalakad sa beach. Isang napaka-cute na malamig na bukas ng gabing iyon ay namamasyal sila sa dalampasigan at kung paanong si Andre ay nagsimulang magkagusto sa kanya. Sinabi sa kanya ni Anna Mona na mayroon siyang kasintahan. Ito ay hindi pumipigil sa kanya mula sa paghingi ng isang halik kahit na kung saan. Sinabi sa kanya ni Anna Mona na kailangan niyang maramdaman at hinarana siya ni Andre. Nagkita sila at dinala siya ni Anna Mona sa kanyang silid kung saan nila ginawa ang syempre. Kinabukasan ay ginawa ni Andre ang lahat ng kanyang makakaya upang maging maganda para sa kanya kapag nakilala niya si Anna Mona, ngunit nang matagpuan siya nito sinabi niya sa kanya na siya ay tinanggal mula noong nakita nila siyang umalis sa kanyang silid. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang pagdating ng kanyang kasintahan at sinabi niya sa kanya na hindi sila gagana sa pag-uwi. Nag-text si Ramona kay Andre na sinaktan siya ni Silvio kaya agad itong pumunta sa pwesto niya. Pagdating niya doon, nag-away sila dahil kumbinsido pa rin si Andre na gusto niya ito at nakipagkasundo lang ito kay Silvio para makipagbalikan sa kanya. Kaya sinabi niya sa kanya na pupunta siya sa pulis at sasabihing sinaktan siya ni Andre kapag hindi siya umalis. So obviously nagwa-walk out siya pero pagpasok niya sa Monday galit lahat sa kanya at binabato siya ng kung ano-ano since na-frame pa siya ni Ramona. Nang makauwi si Andre, sinabi sa kanya ng kanyang ina na kung nagmamalasakit siya ng husto, malamang na gusto niya talaga siya. Tinatanong din niya kung ano ang nangyari kay Anna Mona. Sinabi sa kanya ni Andre na wala siyang numero o ano paman ngunit pagkatapos ay nagpa siya siyang hanapin siya at nakuha niya ang kanyang numero sa pamamagitan ng pagtawag sa hotel na tinutuluyan niya at sinabing nakita niya ang kanyang wallet sa isang lugar. Kaya tinawagan siya nito at tinanong kung gusto niyang uminom ng kape. Dahil mananatili itong malapit sa kanya sa loob ng ilang araw, sinabi nito sa kanya na sigurado at maaari itong manatili sa kanyang lugar sa halip na isang hotel. Pagdating niya doon ay sabay silang lumabas at ginawa ito sa isang stall ng banyo at nang si Anna Mona ay nagsisimulang bumaba ay may bouncer na kumatok sa pinto at nagtanong kay Andre kung ano ang ginagawa nila doon. Sinabi sa kanya ni Andre ng eksakto kung ano ang kanilang ginagawa at ang bouncer ay nagpop-up sa kanila sa mata. Kinabukasan habang magkasamang naliligo, tinanong ni Andre kung iniisip ni Anna Mona na makipaghiwalay sa kanyang nobyo at sinabi niya sa kanya na hindi niya gagawin. Kaya naghiwalay sila at sinubukan ni Andre na sumakay habang nakatayo sa tabi ng kalsada na nakatapis ng tuwalya.
Nang bumalik si Andre sa paaralan ay nalaman niyang sinabi ni Ramona sa paaralan na siya ay bakla at may relasyon kay Alan. Sa araw na yun ang isang dambuhalang babae na may gusto sa kanya ang kumilos. Siya ay nagmamanipula sa kanya upang alisin ang kanyang mga damit at pagkatapos ay gagawin nila ito. Pagkatapos ay naligo siya at tumakbo si Andre na may nakasabit lang na medyo sa kanyang ahem. Kinaumagahan ng magising si Andre ay nasa kwarto niya si Allen at sinabi niya sa kanya na kailangan nilang gawin ang isang bagay tungkol sa sitwasyon ng bakla mula noong gabing nasa labas siya at hindi niya magawang makipagkaibigan sa sinuman sa mga babae dahil iniisip ng lahat na gusto nila ang bawat isa. Kaya gumawa sila ng plano para makasama ni Andre si Ramona. Kinabukasan pagkatapos mag-makeover ni Andre ay nagustuhan siya ng mga babae. Pumunta siya kay Ramona sa isang coffee shop at hiniling sa kanya na mag-Netflix at magpalamig at pagkatapos ay hinalikan siya. Sa school ay may ginawa silang kalokohan, naglagay sila ng mga bulaklak sa mesa ni Carla na may note kuno na galing kay Silvio na nagsasabing nahihiya itong sabihin sa kanya ng personal pero gusto niya itong maging girlfriend. Kaya't sinabi niya sa kanya na oo sa harap ng buong klase at sinimulan niya itong insultuhan na nagsasabing hindi siya maaaring maging kasintahan dahil sa hitsura nito. Halatang medyo marahas pa ang ginawa niya at nagalit si Carla at sinabi sa buong klase na si Silvio ang nakauna sa kanya at nagalit ito at hinampas. Nang gabing iyon ay dinala ni Andre si Ramona sa tuktok ng isang simbahan. Uminom sila ng alak at sa wakas ay sinabi sa isa't isa na nakakatuwa ang kanilang pakiramdam kapag magkasama sila. Nagkwentuhan sila at iminungkahi ni Andre na bumalik sa kinaroroonan ni Ramona na kung saan ay humiwalay siya na nagsasabi na siya ay tulad ng lahat ng iba pang mga lalaki. Ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay hindi at bumalik pa rin sila sa kanyang lugar, at ang sinubukang totoong paraan ng pagtanggi ay hindi nabigo. Pagdating nila doon, agad silang nagsimulang makipagkwentuhan at bago pa sila makarating sa punto na talagang gawin ito. Sinabi sa kanya ni Andre na hindi talaga siya tulad ng ibang mga lalaki at walang mangyayari ngayong gabi at kinagat niya ang daliri nito. Kinaumagahan, pagkagising ni Andre sinabihan siya ni Ramona na nagsisi siya sa lahat ng nagawa niya sa kanya at saka gusto niya itong makasama ngayon. So they're officially 18 and I guess yun lang ang gusto ni Andre. Isang araw habang magkasama silang naglalakad, sinabi nila sa isa't isa kung gaano nila kamahal ang isa't isa ngunit nakatanggap si Andre ng isang text mula kay Ana Mona na nagsasabing nasa bayan siya kaya't iniwan niya si Ramona sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa kanya na kailangan niyang pumunta sa banyo at magmadali. Dinala niya si Ana Mona sa kanyang bahay kung saan nakilala niya ang kanyang ina. Nang si Andre ay tinawag ni Ramona na nagtatanong sa kanya kung nasaan siya buong araw at kung maaari niya itong ilabas ngayong gabi. Ngunit tinanggihan niya ito maging sa susunod pa na mga araw. Ang paglalaro ni Andre sa field ngunit hindi pa siya nakapulot ng guwantes. Sinabi niya kay Ramona na kakasimula pa lang nilang mag-date ni Ana Mona at masyado na itong obsessive at gabi-gabi sila nagtatabi. Nagpa siya si Andre na kailangan niyang pumili sa pagitan ni Ana Mona at Ramona. At sa kalamangan ni Ana Mona ay ginagawa niya ito sa kanya kaya siya ang pinili niya. Nang gabing iyon ay dumating si Ramona sa bahay ni Andre at sinabihan siya na siya ay naging payaso. Nagsimula silang mag-ayos sa harap ng bahay hanggang sa huminto ang isang kapitbahay at sinabi ni Andre kay Ramona na umaasa siyang magiging masaya sila. Pero na may nakilala siyang iba kaya nakipaghiwalay na siya dito. Fast forward 3 years, best-selling author na si Andre at kasama pa rin niya si Ana Mona at maganda ang relasyon nila. Pumunta si Andre sa isang meeting sa isang bar at nang matapos ang meeting, may babaeng lumapit sa table ni Andre. Hulaan mo kung sino. Oo, ito ay si Ramona, sinabi niya na siya pa rin ang iniisip nito kahit nakasama ang ibang lalaki. Sa pagkadesperado, sinabihan siya ni Andre na iiwanan siya nito dahil hindi sila makakasama since may girlfriend pa siya. Same one nothing's changed by Ramona, lumakad siya sa labas para subukang sumakay ng taxi pero iginiit ni Ramona na kaya niya itong ihatid pa uwi at sinabihan siyang engaged na talaga siya kaya sabay na silang magmaneho pa uwi. At habang sinusubukang kausapin ni Ramona si Andre, nasa telepono lang siya na nagte-text kay Ana Mona kaya nabaliw ito at nagsimulang mag-ghost riding. Sinabihan siya ni Andre na huminahon at huminto sa isang lugar para makapag-usap sila. Humihit siya at nagsimulang sabihin kay Andre na tila nawawasak ang relasyon nila ng kanyang kasintahan. At pagkatapos ay nagsimula siyang humiga sa kondom nga ni Andre. Sinusubukan niyang aliwin siya at pagkatapos ay ibinoling niya ang kanyang ulo at nagsimulang magtrabaho. Sinubukan siyang pigilan ni Andre ngunit wala na itong nagawa. Nang makauwi si Andre, handang sabihin kay Ana Mona kung ano ang nangyari na wala siya doon at nag-iwan siya ng mensahe sa kanyang laptop, "I left you, I'm sorry." Napaiyak siya at sinabi sa sarili na hindi sa pangit na pagtatapos mangyayari ang kanyang pangwakas na storya. Nagsimula na silang mag-usap at ipinakita sa kanya ni Future Andre na kaya niyang dalhin si Andre kung saan man niya gusto dahil kinokontrol niya ang kwento.
Pagsira sa ika-apat na pader kaya bumalik si Andre sa simula ng pelikula sa party kung saan tinanggihan niya si Ramona. Nang tanungin siya ni Silvio kung susubukan niyang makipag-ugnay kay Ramona ay binetukan niya ito at sinampal sa mukha. At maririnig na sinabi ni Future Andre na ayaw niyang balikan ang mga araw na nakilala niya si Ramona sa hinaharap. At dito nagtatapos ang ating storya. Ang klasikong tanong kung maibabalik mo lang ang oras, babalik ka ba sa isang partikular na pagkakamali o babalikan ito hanggang sa paglilihi sa paraang walang katiyakan na maiipit ka sa mortal na kaharian na ito? Ano sa inyong palagay? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba at syempre siguraduhin na i-like ang video at mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang susunod na recap hanggang sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat!